Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga ka-Aldab. Well, dito na naman po tayo sa trending update natin mga ka-Aldab, na kung saan talagang pinag-uusapan pa rin sa social media mga ka-Aldab. Dito, bago po ako magsimula mga ka-Aldab, pag-usapan po natin ang mga naging komento ninyo at reaction ninyo sa in-update ko patungkol po kay Christopher Martin. Tama naman po kayo mga ka-Aldab, wala po tayong pakialam dyan dahil private life po niya. Ang pinupunto ko rito mga ka-Aldab, ang pag-amin na talaga naman pong napakahirap, hindi po ba, na talagang napaiyak po talaga rito si Christopher Martin. Sa mga taong nagsasabing madali lang po ang pag-amin, dito na lang po kayo. Dito na lang po kayo tumingin kay Christopher Martin kung gaano kahirap na ipubliko niya yung kanyang anak na babae na 4 years old. Di po ba? Kasi mga ka-Aldab, sa totoo lang po, naitago niya ng ganyang katagal. Dahil saan at bakit? Dahil po sa career. Hindi niya sinabi dahil alam niyo naman po yung AB, yung GMA network, bawal yan. Hindi po ba? Doon ay tinago niya. Dito mga ka-Aldab, ang ibig kong sabihin, pwede niyang aminin yan. Kaya lang, mawawalan siya ng career. Yung panahon na kung saan mga ka-Aldab, napakaraming tao nagmamahal sa kanya. Ngayon mga ka-Aldab, ang lakas na o malakas na po yung loob niya. Dahil talagang hindi niya nakinaya. Lumalaki na nga po kasi yung bata eh. Di po ba? Dito sa punto ko, sinasabi ko lang po ito at pinapaliwanag kung bakit po hirap na hirap din po si Alden Richards. Gayong alam niya na pagpipiestahan ito sa social media na maraming reporter, maraming question na talagang isang taon siguro, pagpalagay nyo na na 6 na buwan o 1 taon talagang pagpipiestahan. Hindi lang po dito sa Pilipinas, sa international pa po ang kumbaga mag-i-interview at kukuha po doon kay Baby Teo. Common sense na lang mga ka-Aldab, hindi po ba, na sinasabi ko po sa inyo na totoo po ang ina-update natin dito. Nagkakaalaman na unti-unti na, hindi po ba, hindi man ngayon baka sa susunod nga po yan mga ka-Aldab, magulat na lang po kayo. Yan po yung gustong-gusto nating mangyari, ang magulat ang Aldab Nation at maglaglagan po o magbigtina yung mga taong bulag at bingi sa katotohanan na mas pinapaboran po ang issue about naman na gumagawa na naman po ng edited picture, hindi po ba? Well, punta na po tayo mga ka-Aldab sa ating pinaka main topic. Well, ito ang sinasabi ko at tinutukoy ko mga ka-Aldab, trending ngayon ito sa social media, ang pagsusuot o paglalagay po ni Mengay ng bulaklak sa kanyang left ear. Hindi po ba? Marami pong mga nagsasabi mga ka-Aldab na ito nga po raw ay senyalis na ng pag-amin ni Main Mendoza sa publiko. Well mga ka-Aldab, common sense na lang mga ka-Aldab ha. For the record lang po uulitin ko, si Nanay Dab at si Tatay Dab ay sa probinsya po ipinanganak at tumira. O ano naman problema doon Mr. Destiny, kung sa probinsya lumaki ang mga magulang ni Main Mendoza? May mga, ito po yung sinasabi ko mga ka-Aldab, may mga bawal po na mga nakakatandang, kumbaga may mga sinasabi po silang hindi mo to pwedeng gawin, ganon, ganyan. Yung tinatawag na nasa dila ako na mga ka-Aldab, pero hindi ko pa po masabi. Yung mga pamahiin, yun po yung pinupunto ko, hindi po ba? Real talk, saan nga po ba napunta yung mga
nanggaling yung mga pamahiin na yan sa probinsya, mga kaaldab. Although sa Maynila, mga kaaldab, hindi ko naman po nila lahat. May mga hindi na po talaga rito sumusunod pagdating sa pamahiin. Di po ba? Hindi katulad po sa probinsya na talagang kapag may pamahiin, eh hindi mo pwedeng suwayin. Lalo na po kung talagang laki ka ng probinsya. Well, common sense na lang sa mga hindi pa po nakakuha ng aking sinasabi, eh nire-respeto ko po ang inyong opinion at reaksyon sa mga ina-update ko. Ito lang yung patunay, mga kaaldab, na ang isang babae, sabi nga po sa ibang bansa, na kapag ka ganyan po raw ang kumbaga bulaklak na inilagay mo, ang ibig sabihin nga daw niyan, mga kaaldab, eh totally married ka na. At kapag ka sa kabila naman o right side naman nga po raw, ay nagsasabing naghahanap ka at kumbaga nananatili kang single. Di po ba? Well, mabigat nga po yung sinasabi ko, mga kaaldab. Marami na naman ang question na andun nga po raw si Mr. Spotted. Kaya nga spotted, hindi po ba? Well, bahala po kayo magkomento. Kumbaga, hindi yan ang topic natin. Ang topic natin dito, mga kaaldab, ay panahon na nga po ba ng pag-amin ng dalawa, gayong ang matalik na kaibigan ni Alden Richards ay umamin na. Ang inihintay na lang natin, mga kaaldab, ang pag-amin ni Alden Richards. Dito, mga kaaldab, ay talagang masasabi natin na realidad. Hindi po ba? Although marami nagsasabing na andyan nga po daw si Alden Richards, pero hindi nga po pwede. Ito po yung kasama dun sa in-update ko. Nakapag ka ang GMA Network ang nagsabi, hindi mo talaga pwedeng gawin at talagang malabo mo siyang magawa. Dahil maraming tao ang umahadlang, maraming tao ang nagbabaabang at naghihintay. Hindi po ba? Gayong ito naman po yung sinabi ni Alden Richards, na talaga naman pong focus nga po muna siya sa negosyo at siyempre sa kanyang bagong movie. Pero hindi po yun ibinalita kung magkakaroon nga po ba. Pero doon po sa mga interview niya, hindi po ba, sa mga interview niya na talagang sinasabi niyang may movie. Pero pagdating po sa AVE, sa GMA Network, eh wala. Hindi po ba? Nakaka-dismaya, talagang pinagtutulungan po ng malaking network ang Aldab. Pero hindi pa rin po nila kinakaya. Ang pinaka hindi ko gusto rito, mga kaaldab, ba itong post po ng ABS-CBN na ibinabalik na naman po yung interview ni Boy Abunda na umakalat po sa Twitter at sa Instagram. Pero bakit ganun, mga kaaldab? Kapag sila nagbigay ng mga throwback, eh talagang tinatanggap naman po ng tao. Kapag ako nagbibigay ng throwback, although sabihin na natin siya halos wala pang isang taon, ang daming komento, di po ba? Ang daming hindi tanggap yung in-update ko. Pero nakita kong post ni ABS-CBN na ibabalik yung pinaka maganda raw po kay Mr. Spotted. Eh, ang daming nagkomento. Ang daming comment. Pinusuan pa nga po sa Twitter. Nagtataka lang po tayo, hindi po ba? Alam naman po natin na umamin na rin si Boy Abunda at humingi ng patawad. Pero bakit ganun? Mas marami pa rin po ang hindi natatanggap yung mga kilig moments na pinapakita ng mag-asawa sa Pinoy Henyo, na kung saan sila lang po yung nakakaintindi, pagkatapos po yung emoji e dollar sign na kung saan sinasabing kung gaano kamahal ang binili ni Alden Richards, at sinasabi pa nga dun sa post na alam na kung sino yung gumagamit, nahuhuli na po mismo sa kanila. Di po ba totoo? Well, kayo po bahala magkomento dyan. Ang sa akin lang man, mga kaaldab, eh ibinibigay ko kung ano yung nararapat na walang halong edited. Di po ba? Kasi mga kaaldab, naniniwala po tayo
na nararamdaman na nga po natin na atin na nga po ang 2021. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, a true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.